Amang gagawin ng lahat, may maibigay lang sa kanyang mga anak. Katulad na lang ni Kuya Jimmy na iniwan ng asawa, na sa kabila na nangyari sa kanya, ay patuloy nagsusumika para may pakain sa kanyang mga anak. Kwento ni Kuya Jimmy na halos 2 oras siyang naglalakad, makarating lang sa kanyang trabaho. Gustuhin man niya sumakay, ngunit iniisip niyang sayang pa rin ang ibabayad. Kaya kung minsan, 16 oras itong nagtatrabaho upang masulit lang ang pagod niya sa paglalakad. Ngunit ngayong araw, isang sorpresa ang ating gagawin na makakapagbigay gaan sa kanyang pagpasok sa trabaho. Kaya yung hiling mo na bike. So nandito tayo sa bilihan ng bike. Tinubad ng ating sponsor na si Ma'am Betty na bilhan ng service katulad po ng bike ay bukas ay bibigyan natin. So ngayon kasi pumunta kami dun kay Jimmy at wala si Kuya Jimmy dun. So ngayon, bukas na namin dadalhin. Mapareserve na lang natin kay na ate yung unit. Kinabukasan nga ay binalikan na namin ng bike upang dalhin na kay Kuya Jimmy. So dadalhin namin to ngayon. Tatay rin po yung magdadala na itong bike para pagdating doon ay isisurpresa natin yung Kuya Jimmy. Ngunit sa aming pagdating sa kanila ay wala pa si Kuya Jimmy. Mga bata lang ang inabutan kaya hindi ko muna naibigay ang bisikleta. So nandito tayo kay na Kuya Jimmy. So yun nga lang po, si Kuya Jimmy po ay wala dito. Nasa trabaho pa raw. So kahapon kasi pumunta ako dito, inabutan ko si Kuya Jimmy na papunta sa school natin si Giselle. Mamaya na lang natin gagawin, pero ito ay ibigay mo natin sa mga bata galing sa sponsor ko. Kay ma'am, indurin niya ako. Thank you very much po sa tulong niya sa pamilya ni Kuya Jimmy. Parinig kayo, bilis. Ay bakit hindi kayo pumasok ngayon? Ay na, hindi yung pagkailang tanghali na last week na. Hindi nakaligo. Ha? Lang. Kasi ang problema talaga pag wala si Kuya Jimmy ay wala. May ito na pa, parni. Sila sabay kanina, sila nagutom talaga sila, direksain na muna ako. Ah, lolo po kayo, lolo. Kayo po yung mismo yung tatay. Ay kayo po yung mismo nag-alaga din sa mga bata. May pamisa na doon natuloy sa bahay, pamisa na ilinis ko ng bahay. Kaya nakakaawa naman kung nagtumay yung mga bata lang, baka kung magkaan lang sila. Hindi ako na po nagpatuloy sa bahay. Kaya nga po kasi yun talaga, wala si Kuya Jimmy, walang mag-iintindi. Mabuti na lang at may ano, yung magulang na nag-iintindi rin sa mga bata pag wala si Kuya Jimmy. Ano, kumain na po sila? Kakain pa lang, tinawag kapag tayo ko lang. Tapos lang. Ano pong ulam nila? Wala pong ulam nila. Gawin ito pa lang ama. Ay, nag-aantay pa talaga. Ang hirap na sitwasyon pag maganyan, no? Eh di absent na si ano, absent na si Princess ngayon. Dalawa. Kapag si Jill yan. Parito kayo, parito. Ay, ano nga pala gagawin pag nakita si Kuya Renz? Ano nga gawin? Ha? Nagot kayo. Ano nga gawin? Nakalimutan na mari. Hindi na tandaan. Pag may nakita mo tanda, ano nga gawin? Ha? Christian? Ano nga gawin? Mabless. Ano siya doon? Pwede yung, ano, tipay. Ayan, ano. Pwede, kaya buksan na lang natin. Iyo lang ba din eh? Hindi ko alam. Parang pambaon nata. Ayan, maganda. Walang malinis ang plato, hindi yung... Lagi na sila ugan. Pambaon ninyo. Pambaon. So kasi binili po namin yung pambaon para hindi na sila mag-iisip ng pambaon. Tulad na rin mo na yun, hindi may pambaon sila.
Diyan sa loob na yan. Dalawa mo yung maigi ha. May sabon ka dyan, Ining? Ayan. Tulong na mo yan doon. Ibig sabihin po, nag-aantay pa kayo kay Kuya Jimmy para may pang ulam. Ayun po, imami po hapon niya itang uwi nun. Doon dyan pa kinikin ni mga bata kahit kulang mga ano. Bili po muna kayo ng ano. Dilata. Para makakain na. Walang pagkain ka dun sa ano, walang ulam dun sa dilapin namin. Ano si Princess? Ano si Princess? Ayun, nag-intindi pala. Ikaw naging maganda plato. Saan ba dami nere? Kamusta na yun yung ano mo, pag-aaral mo? Ha? Kamusta? Ingat lang ikaw dyan sa pagkuha ng tubig ha. Baka mamaya mahulog ka dyan siya. Hirap ng ganitong sitwasyon ng mga bata ha. Mamaya na kumain niya at nakain pa ng kanin. Mabili lang si lolo nyo. Kanin po niya. So siguro baka mamaya-maya pa po dumating yung si Kuya Jimmy. Kasi sobrang dami daw ginagawa doon sa trabaho niya ay tinatapos lang siguro. So babalik na lang ako dito mamaya. Babalik na lang ako dito mamaya para kausapin si Kuya Jimmy. Na? At sa ganun ay kapag may trabaho siya ay mapapadali yung kanyang ano, transportation. Kasi sa totoo lang po kahapon nakita ko siya, pupunta nga po sa ano, sa school natin si Jillian, maglalakad lang daw siya. So siguro ay maglalakad siya ng ano, sa 1.5 hours para makarating sa trabaho niya. Kaya ang ginawa ko na lang ay pinasakay ko na lang po para kahit paano ay hindi na siya mapagod pagpunta sa trabaho niya. Yung talaga yung pagsusumikap niya iba. Talagang pursigido siya para mapakain yung mga anak niya. Ah, sige at alis na si Kuya ha. Kaya na lang ka doon ha. Pagbili ni tatay ng ano. Pagbili ni lolo niya ng ulam. At pakisabi na lang kay papa niyo na. Babalik si Kuya Rez ha. Yun yung ikaw dito. Rez, ah, sabihin mo kay tatay mo na. Babalik si Kuya Rez. Mamaya ha. Mamaya na at kasi makakain na kayong kanin. Sige po. Mamaya na lang babalikan natin doon sino kay Jimmy para ano, sagawa natin yung pinakamplano natin. Maraming salamat po muli kay Mabetti at sa ating sponsor na si Mindoreña. Ayan. So yun yung nabili ni Lolo na ulam ng mga bata. Sige po, kain na po kayo at maalis po muna. Sige po. Pabalik na lang po mamaya. Sige po, sige po, tay. After 2 hours nga ay bumalik ako sa bahay nila, ngunit wala pa rin si Kuya Jimmy. Marami pa raw trabaho, kaya pinagpabukas ko na lang. At sa aking pagbalik kinabukasan, ay akin ang inabutan si Kuya Jimmy. Kakarating lang natin dito sa kanila. Adyan muna kayo dyan. Sumabayan. Ano po ako ngayon kina Kuya Jimmy? So kahapon kasi ay pumunta ako dito at di ko inabutan si Kuya Jimmy, kaya talagang pinagpabukas lang natin para sure na mapuntahan natin ngayon. At ito ngayon, naabutan natin siya. Umulis ka dyan. Yun nga, bago ang lahat pala ay meron tayong dala na from Yolanda Sagayo. Thank you very much po. Ating sponsor po from Taiwan. Ay, anak. Ay, kumain na po lang. Kumain na. Kumain na po kami. Anong ulam niyo kanina? Puso. Gulay lang po. Puso? Ginisang puso. Ay, kamusta pala kuya ang ano mo, biyahe mo? Pagpunta doon sa trabaho. Ganun pa rin. Lakad? Lakad lang. Hindi, anong oras ka na-alis doon sa ano, community? Depende po kung anong oras ako makayari doon. Ilang oras ang lakad mo? 2 oras nga. 2 oras yun. Talagang prosigido si Kuya Jimmy na makapag-trabaho. Trabaho. Kahit po nagalakad. Halos araw-araw po yung ginagawa niya. Papunta doon, pauwi. Kaya pala... Minsan talagang pagod na pagod ka na talaga, ano? Kaya po kahapon, umalis ako doon ay alas 2 na ng hapon. Dating ako dito alas 4 na. So ibig sabihin, kuya, ang trabaho mo doon, imbis na 8 hours lang, ginagawa mo ng 16 hours? Hanggang umaga na. 2 shift, ano? So, instead na uwi siya dito, yung... oras na iuwi niya dito ilalaan ay doon na lamang sa ano,
sa pagtatrabaho para di lang masayang yung oras na pag-uwi niya dito at pagbalik-balik. Ano? So, talagang mahirap kapag wala siyang service. Kaya yun talaga yung nangyayari kapag papasok siya sa trabaho para makapag-provide din siya sa mga anak niya. Ganun kahirap. Pero anyways, ano ulit yung feeling mo? Kahit po bike lang po, magka-service lang ako para sa trabaho. So siguro kung magka-meron ka ng bike, ay... Nasa bike mo. Wala pa. Wala pa. So, siguro kung magka-meron ka ng bike, gagaan na yung ano mo. Oo, gagaan na yung pakialam sa paglalakad. Makaka-unlock pa ako ng pag-uwi dito. Kasi katulad po nun, kapag wala siya dito, umaga pa, pag umaga, wala pa siya dito, ay hindi rin makapag-intindi si Kuya Jimmy o hindi rin na maintindi yung mga anak niya para sa pagpasok sa school. So yun nga po, meron tayong dala from a sponsor kay Ma'am Yolanda. Thank you very much po, Ma'am, sa binigay niyo po kay na Kuya Jimmy. Isa to, Kuya. Pakiyan na lang. Sige po. Ay, bubuksan natin to para makita ni Ma'am Yoli. Sige ha. Ito po ay yung lagay natin dito, lagay. Dito natin lagay. Ito po ay noodles. May toothbrush kayo? Ayan, meron kayong toothbrush. Chocolate. Ito. Coffee mate. Jillian. Buds. Ito, coffee. Kape. O, dyan muna. Okay, malikot. Dyan muna, lagyan muna dyan. Asin. Okay, malikot. Tapos ito ay lotion. Oh, okay, malikot ha. At ito pala, pancake, Kuya Dot. Lalagyan mo lang ng ano, ng, ano ka ba gumawa ng pancake? Para pong ano? Pancake? Hotcake? Pang hotcake po. Marunong po ako. Marunong naman. So, lalagyan mo lang ito ng tubig. Kasi ano na to? Mix na po. Mix na to. So, siguro makakailang gawa ka nito kasi marami yan. Ayan. So, ito po yung galing kay Ma'am Yoli. At, yun nga po ang ginawa namin ay dinistribute namin sa mga tinutulungan namin dito sa Mindoro. Ayan, so meron din sila dyan dito. Ayan. Dito kayo nyo. Nag-ambula. At yun nga po mga kababayan. Parang may nakalimutan nata ako. Buong akala nga rin ni Kuya Jimmy na may nakalimutan ako. At hanggang ngayon nga ay wala pa rin idea si Kuya Jimmy na meron na siyang service na bisikleta. Kaya tinawag ko na nga si Tate Rene para dali na ang ating sorpresa. Sige po. Diyan lang kaya, wait lang ha. Diyan lang muna yung cellphone kung may atin ang lakot dun. Aming nalaglag ata. Mamaya na. Oo. Isa lang yan. Umalis ka dyan. Bawal dyan, alis. Mamaya na. Hanapin ka rin siya. Ang bawal nga yun dyan. Sabi ni Kilikil dyan. Alis ka dyan. Mga kulit ninyo. Ay, ulo naman. Wala tumba yan. Nyari ka kay Karen. So, wala tayong abayad dyan. Masahisan po. Oo, si Jillian ang abigay ko. Bayad. Boo. Anjas ka rin. Yari ka. Alis dyan! Alis dyan, Jillian. Kisya, parito. Uy. Parito. Sino yun? Pare. Sino yun? Ah.
Bike. Ayan. Kuya, yung hiling mo na bike. Bagong-bago. Ito natin lagay. Natamba. Hindi ka na mahirapan pumasok sa trabaho mo. Trabaho po. Ano? Tagal ko na po itong karoon kahit yun eh. Kahit yung luma. Basta may service lang. Para anytime pwede kang makauwi. Oo, nung maaga. Papaaga yung ano mo. Papaaga yung uwi ko. Ano? Papaaga yung uwi. May bike na si Papa mo para sa trabaho at para makapag-provide sa inyo ng ano, magandahan at katulad nito, may binabayaran siya monthly para sa renta. Ayan. Ano masasabi mo, kuya? Maganda po. Maraming salamat po dito sa binigyan nyo sa aking ano, tulong na service. Gano'ng kasaya si kuya Jimmy? Masaya po. Hindi na po mamitig ang binti. Kasi talagang 2 hours siya naglalakad para makapagtrabaho lang talaga. Yung isang araw nga o, nagkulikat itong dalawa. Sobrang alay na. Ano naman. So yun mga kababayan, at isa sa mga kahilingan ni Kuya Jimmy ang natupad na. At yun nga po, anytime pwede na siya makauwi. Kasi kapag talaga wala siyang service, 2 hours ang biyahe niya. At di na siya umuwi kapag may shift siya. Talagang tuloy-tuloy na po yung trabaho niya, halos 16 hours. Para lang makapag-trabaho ng maayos at di man maano yung masayang lang yung oras niya pa uwi at pabalik doon. So yun nga, talagang malaking bagay itong bike na pinagkaloob sa kanya ng ating sponsor na si Ma'am Betty. Thank you very much po talaga Ma'am Betty sa lahat ng tulungan ko po dito sa Mindoro ay talaga nakaagapay po kayo para pagpatuloy po yung aking mission dito. Nasa ganun din po ay maging magaan yung buhay nila. Maraming salamat po ma'am sa talaga ang pagsuporta nyo at pagmamahal nyo po sa mga kababayan namin dito sa Oriental Mindoro. At yun kuya, ingatan mo po yung pinagkaloob sa inyo at sana yung pinagkaloob sa iyo ay makatulong sa iyo. Malaking tulong na po ito sa aking pagtatrabaho. Hindi na ako galakad. Hindi na magalakad ano? Patuloy mo lang alagaan yung mga anak mo. Although ganyan man, pero hindi naman palagi. Ganyan hindi talaga lang. Ang buhay. Pero balang araw ay gaganda rin, ano? So talagang sa una lang mahirap. Alam namin na madami yung anak mo, pero kinakaya mo kaya pa rin, ano? Kaya tuloy-tuloy lang yung sipag mo at ingatan din yung sarili mo. So yun nga, salamat din po kay Ma'am Yoli at sa pinagkaloob niyo po sa pamilya ni Kuya Jimmy. At sa mga sponsors natin, Anonymous Sponsors, Tita Maria Magdet. Saya kayo? May bike na? Tatay? Papa! Ha? May nakalimutan na ata. May nakalimutan. Opo. Ano? Nakalimutan ano kayo yun? Ano yung bike? Ha? Pag nakita si Kuya Renz, ay! Wala. Bliss. Nakalimutan? Oh, bliss muna. Bliss muna. Bliss muna, Jillian. Ay! Bliss. May papilot? Jillian. Bliss muna, bliss. Ay siya, walang regalo yan. Pag gani, hindi man nang... Muna kay Kuya Glenn. Kuya Glenn. Sige. May brush dun, ah. Bakit nagagawin? Toothbrush? Toothbrush? Mahingi ako. Ayun, sa inyo. Ayan, sige po. At maraming salamat po muli sa inyong panonood. At patuloy niyo lang po suportahan sa aking ginagawang mission. Thank you very much po. Bye-bye na kayo. Bye-bye. Bye-bye po. Bye. Bye-bye.